Ngayon pa lamang ay nangangamba na ang mga driver at mga pasahero sa matinding traffic na posibleng maranasan ngayong isasara na isang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City. Wala naman daw dapat ikabahala dahil may mga inilatag ang Pasig City traffic na mga alternatibong ruta. Si Noel Talakay sa report live. Noel? Fresh sunshine, Pilipinas. Dayan, mamayang gabi pa ng alas 9, isasara itong kaabaan ng Meralco Avenue para bigyan daan ang Metro Manila Subway Station project na tatagal ng 6 na taon. Nakakadaan pa ang lahat ng uri ng sasakyan sa kahabaan ng Meralco Avenue, Pasig City mula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito. Pero may nakalagay na traffic advisory na sa kanto ng Shaw Boulevard at Meralco Avenue. Hindi buong kahabaan ng Meralco Avenue ang isasara. Isasara lamang ang bahagi nito mula sa Shaw Boulevard hanggang sa unahan ng Estancia Mall. Tatagal ito hanggang 2028. Kaya naman ang ilang mga driver ng pampasahirong jeep ay umaaray na di pa man nagsisimula ang pagsasara nito. Inaalala nila na mas mabigat na daloy na trapiko sa kanilang na kanilang mararanasan sa mga bagong ruta dahil dito nangangamba sila na baka lalong mas tumaas ang konsumo nila sa mga produkto ng petrolyo. Pakinggan natin ang ilang mga nakapanayam ko ng mga driver ng jeep. Unang-una malayo, tapos mataas pa ang gas. Pangalawa, matraffic. Madadagdagan na naman ang traffic kasi maliit ang lugar na yun eh. Ang dami namin volume ng jeep. Mahihirapan nung kami sa ganung ano. Baka kami hindi makadiretso ng dito. Pag ganun po eh napakalayo po ng ikot eh. Sobrang layo eh. Marami pinag-uusapan na nga po sa tanayan ng ganyan. Na kung isasara, kailangan magbigay ng mas maluwag na daan. Kasi kung magsasara po ng sabayan, eh sa sobrang dami ng pumapasok sa palawas, eh magkakagulo. Dayan, gayon pa man nakahanda ang mga alternatibong ruta para sa mga maapektuhang motorista. Ang mga PUJs na magmumula sa Meralco Avenue papuntang Shaw Boulevard pwedeng gamitin ang Captain Henry Javier Street diretso ng Danny Flores Street at vice versa. Pwede naman dumaan sa Doña Julia Vargas Avenue hanggang sa San Miguel Avenue at vice versa ang mga modernized jeep na mula sa Meralco Avenue papuntang Shaw Boulevard. Ang mga UV Express vehicles or unit naman na galing Meralco Avenue papuntang Shaw Boulevard ay maaring dumaan sa Doña Julia Vargas Avenue or Anda Road diretso ng Camino Verde. Pwede naman dumaan ang lahat sa lahat ng ruta ang mga private vehicle. Samantala dayan, inaasahan naman ang pagdalo ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sa gagawing groundbreaking ceremony para sa Metro Manila Subway Project or TIGAS and Shaw Boulevard Station, Metro Walk Commercial Complex, Pasig City, mamayang alas 9 ng umaga. Dayan, sinabi naman ng traffic office ng Pasig na hindi dapat sila mabahala yung mga motorista dahil nag-deploy na sila ng mga traffic enforcer na magbibigay mando naman ng daloy ng trafiko. Gayun din, ang MMDA magdadagdag sila ng mga traffic enforcer doon sa mga alternate routes. Dayan? Okay, naku, magsasakripisyo, Noel, ang ating mga driver at ganun rin sa ating mga pasahero. Pero anong eksaktong oras ba, Noel, na isasarayaw isang bahagi ng Meralco Avenue? Nagpapadaan pa ba sa mga oras na ito o papwede pa? Meron bang oras na sinabi ang mga otoridad? Diyan, mayroon naman, mamayang alas 9 pa to ng gabi isasara. Pero sa mga oras na to, ayan, ipakita muna natin yung bahagi ng Meralco Avenue. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng trapiko. At lahat ng mga sasakyan na pwedeng dumaan dito ay pwede pa naman sila makadaan. Ang pinoproblema ngayon, Diyan, yung mga establishment nandito kasi isa rin sila na maapektuhan. Oo, tsaka Noel, di ba tama meron ding malapit na eskwelahan dyan sa may area na yan? Tama. Okay, so talagang sakripisyo meron muna. Meron yan, Diyan, yung St. Paul's
Okay, maraming salamat sa iyong reporta. Noel Talakay, nag-ulat po dyan sa May Pasig City.